Move. Sit. Wait. Wait. Go. Eat. Wow! Clap. Go. Sit pretty. Sit pretty. Turn around. Turn around. Down. Roll over. Roll over. Roll over. Oh, ang galing ng baby naman yan. Give me five. Give me five. Oh, shake hands. Oh. One eternity later. Hello mga kabuddies. Welcome back to my YouTube channel. By the way, I'm Jaya. And for today's vlog, ay bibigyan ko kayo ng tips kung anong ginagawa ko sa mga alaga kong aso upang hindi sila magsawa kumain ng dog food. Pero bago yan, dahil bago lang ang aking YouTube channel, i-like na yan at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. Ayun mga kabuddies, bago ko i-share sa inyo kung paano ko pinapakain ng mga alaga kong aso ng dog food, bibigyan ko muna kayo ng tips, ang mga possible way or dahilan kung bakit nawawalan ng gana ang kumain ng ating mga alagang aso. Tip number 1, tamang pagkain or tamang oras ng pagkain ng aso. Mapapansin nyo kasi mga kabuddies, actually twice a day lang ang tamang pagpapakain sa ating mga alagang aso. Ako kasi nag-start ako ng first kain po kasi first meal nila is 8 AM and yung second meal po nila is 6 PM. I'll make sure na tinatama ko po yung oras or minsan kung maliit man po ako ng oras ng pagkain is ina-adjust ko na lang din po yung pangalawang meal po nila sa gabi upang hindi po sila kagad magsawa. Tip number 2, huwag basta-basta mag-iwan ng dog food sa cage nila, lalo na kung di pa oras ng pagkain. Dahil kung lagi nilang nakikitang may pagkain sa cage nila, ay mas madali sila magsawa dito. Hindi sila ma-excite kumain kung palaging may laman ng kanilang kainan. Tip number 3, tamang dami ng dog food na ipapakain sa ating mga alagang aso. For example mga kabuddies, ay 2 cups lang ang pinapakain natin sa kanila. At napansin nyo na may natitira, i-adjust po natin sa susunod na pagkain, pwede po natin itong bawasan. Ibig sabihin, ang 2 cups na po yun ay sobra-sobra po para sa kanila. Tip number 4. Ito na po, minsan kasi mga kabuddies, hindi talaga natin may iwasan na magsawa sila sa dog food. Para mapanatiling kumain sila ng dog food, ako kasi ang ginagawa ko, minsan hinahaluan ko yung dog food nila ng carrots o kaya chicken na breast part. Upang sa ganon, kahit pa paano ay kumakain pa rin po sila ng dog food. Minsan naman din mga kabuddies, naghahalo din po ako ng canned food na pan dog food para hindi po sila nagsawa. Sa ganong pamamaraan ay naiiwasan po natin na hindi magpakain sa kanila ng ibang pagkain. At kahit pa paano ay natutuloy pa rin po nila ang pagkain nila ng dog food. So ayun mga kabuddies, so ngayon naman po, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po pinapakain ng mga alaga kong aso. Actually, minsan ko lang po ito ginagawa talaga. Kapag napapansin ko po na nagsasawa po sila sa dog food, tsaka na po ako naghahalo sa kanila ng carrots or chicken, minsan naman po ay atay. Pero mga kabuddies, manakang-manaka ko lang po itong ginagawa. Bibigyan ko na lang po kayo ng sample kung ano po yung ginagawa ko. Kasi napapansin ko ngayon is medyo humihina sila sa pagkain ng dog food. So mag-a-adjust po ako sa tip number 4 po na binigay ko sa inyo kanina. Ayun mga kabuddies, ito yung mga sample na pinapakain ko sa aking mga alagang aso. Lalo na ngayon at medyo nawawalan sila ng ganang kumain sa dog food. Ang ginagawa ko ay hinahaluan ko ng breast part na chicken and carrots. Ito nga pala mga kabuddies is holistic dog food. Ang holistic dog food ay maganda din para sa mga aso. Based on my experience sa mga alaga ko, good for eyesight and overall health. Ito naman po mga kabuddies is vitality dog food para sa healthy skin and shiny coat. Good for strong muscles, clear vision at nakakadagdag ng stamina. Ito naman mga kabuddies,
chicken breast part kasi ito yung mga halos, ito yung part ng chicken na wala halos na buto. So, kung bibili po kayo ng chicken at nagpaplano po kayong ipakain sa ating mga alagang aso, much better po kung ang pipiliin nyo is breast part. Ang chicken po kasi ay pwede natin to ipakain direct o halo sa dog food ng ating mga alagang aso na may saktong sukat para hindi sila mabulunan. Ang carrot naman mga kabadis, luto or hindi luto ay pwede natin tong ipakain sa ating mga alagang aso. Ito ay may dagdag nutritious sa kanila and much better po kung ipapakain po natin to sa kanila ay hihiwain po natin ng maliliit upang sa ganun po ay maiwasan na sila ay mabulunan. So yun mga kabadis, ngayon po ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po gagawin yung ipapakain ko sa kanila. First, I'll make sure po na malinisan ko pong mabuti itong chicken. And then, ikakat ko po into small size itong carrots. Tara, samahan nyo ko. Finally mga kabadis, nakat ko na po into small pieces yung carrots, yung dalawang carrots. And nalinisan ko na po mabuti yung chicken. Then after neto mga kabadis, ay papakuloan ko na sila pareho. And finally mga kabadis, mga 5 minutes ko lang po pinakuluan ng chicken. Yung iba po pala mga kabadis, naglalagay ng konting asin. O kasi as much as possible, ayoko naglalagay ng ganun. Tamang chicken breast lang. Kaya lang po ang ginagawa ko, tsaka carrots. Yan, and then done na po yan. Mga kabadis, finally, kumukulo na rin po yung carrots. Bali, 1 minute ko lang po yung pinakuluan. Ayan po. Yung pinagkuluan po ng chicken breast, yun na rin po ang ginamit ko. So, yun mga kabadis, finally, napakuluan ko na. Yung carrots, and then yung chicken. Na-slice ko na rin po siya into small size. Ayan po. And then pala mga kabadis, yung pinagpakuluan ko po pala sa chicken, ginamit ko rin po siya sa carrots, ihahalo ko rin po siya sa dog food. Para kahit papano po ay may lasa ito. By the way mga kabadis, meron pa po pala akong isang pinapakain. Ito po cat food. Yan. Yung narinig po maingay, gutom na siya. Pusa po namin yan, si Mikmik. Lagi po yung marinig sa mga vlogs ko. Grabe ang ingay niya. Uuwi lang po siya. Ano yan eh, pusang gala. Uuwi lang siya kapag gutom na. Diba? Ang saya. Yan. So, unahin po natin. Yung vitality po kasi, ito po yung vitality dog food, is para kay Bella. Kay Kali at saka kay Oreo po. Magkakaiba po kasi sila ng dog food. Hindi ko na po masyadong tinutukaps. Kasi may halo naman pong carrots at saka chicken. Ayan. Ito po, cut to the meat. Umiiyak lang sa baba. Ayan, narinig niya po. Laging gutom. Hindi naman inuubos yung cat food niya. Food po. Para kay maliit. At kay doggy. Ayan po mga kabadis. And then ang gagawin ko po is hahaluan ko po ng chicken. By the way mga kabadis, naglinis po pala ako ng kamay ko. Make sure nyo po, bago nyo po ito gawin, is nalinisan nyo po mabuti yung kamay nyo. Mikmik, wait lang. Iyak ka ng iyak. Itong mga medyo mga lalaking part po kay Bella, sa large dog po namin. Sorry mga kabadis, medyo maingay po yung mga aso ko kasi alam po nilang masarap yung ulam nila ngayon. Doon. Sobrang inina po talaga nila. Bali, matitirang chicken po siguro, pwede po bukas. Kasi konti-konti lang po talaga nilalagay ko. After nun mga kabadis, ahaluan ko na po ng carrots. Si Mikmik ayaw niya po, kaya hindi ko siya nilalagyan. Para sa mga aso lang po. Ayun, ingay yung Mik! Nag-vlog mama!
Yan. And then after yun, mga kabadis, lalagyan ko na po nung yung sabaw na pinagkakuluan po ng ng chicken. Yan. Si Mikmik, hindi ko po nilalagyan. Ayaw niya. Arty-arty yung pusa namin. So yun, mga kabadis, papakain ko na po sila. Excuse me, baby! Unahin na po natin si Maniit. Hey, hey! Magulo po talaga sila po pinapakain. Sit! Wait! Hey! Stop! Wait! Okay, eat! Ayan, mga kabadis, kung mapapansin nyo. Aryo! Aryo! Clean! Sit! 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 Wait! Don't eat, ah! Wait! Hey! Sit! Wait! Go! Eat! Good! And then... Hey! Move! 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 Sit! Wait! Wait! Go! Eat! Ayun, mga kabadis, mapapansin nyo, bigyan ko na rin po pala kayo ng tips. Nagtataka kayo bakit ang hanging bowl po yung ginagamit ko. Kasi, isa rin po sa main reason, mga kabadis, bakit nahihirapan po kumain ng mga aso natin or nawawalan sila ng gana. Kasi pagka hindi po naka-hanging bowl or naka-elevate po or pantay sa kanila, nahihirapan po sila minsan lumunok kapag ka nasa ilalim po yung kanilang kainan. Kaya much better po, ako po ang ginagamit ko is mga naka-hanging bowl. Kagaya rin po ng tubig ang po nila, nakahangin din po yan. Yan, mga kabadis. Actually, tatlo pa lang po yung nabibili ko eh. Si Doggy po, tulong si Doggy. Tsaka si Bella, hindi ko pa po nabibilihan. Kasi medyo pricey po siya. And wala po akong pagsasabitan kay Doggy. Pakita mo si Doggy. Doggy, sit pretty! Sit pretty, my love life, before eat. Sit pretty! Down! Down! Ay, down! Down, down! No? Down? Down? Sit pretty! Sit pretty! Turn around! Turn around! Sit pretty. Down. 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 Roll over. Roll over. Roll over. Oh, ang galing ng baby naman yan. Give me five. Give me five. Oh, shake hands. Oh, down. Shake hands. Oh, kabila. Shake hands. Down. Oh, down. Down. Sit pretty. Alright, baby. And then, nasaan na si Mikmik? Narapunta po tayo kay Bella. Ito po si Bella. Tara, samahan nyo ako. Medyo magulo bahay namin dito. Mik, to say Mik. Come here, come here, Mik. Bella, come here. Yan. Dito ko po na lang nilalagay yung kay Bella. Medyo, para medyo ano po siya. Ito sa'yo, ito sa'yo. Uy, baka mag-away kayo. Ito yung sa'yo. Yan. Eat, eat. Yan. Para medyo nakataas din po yung pagpapakain ko sa kanya. Ganyan lang po, para may gana po silang kumain. Kaninang umaga po kasi, mga kabadis, medyo napansin ko, hindi na naubos yung dog food nila. So sabi ko, bawi ako mamayang gabi, pakainin ko sila ng medyo masarap-sarap. Yun lang, mga kabadis, and eh po, pakita mo sila. Yan. Sa gana ng kain nila. Pwede na! Yan. Sarap! Yan. Yan. So yun, mga kabadis, sana po ay natulungan ko po kayo kung paano ang gagawin nyo kung nawawalan po ng gana kumain ng ating mga alagang aso. And sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po sa mga pagsuporta sa akin. And don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click the bell button para kada upload ko, kayo ay aking mapaglingkuran. See you guys on my next video. Bye! 2,000 years later. Ay, putang ikinis siya. Ba't ba kasi nangingilang pa dito? Eee! Ano namin to? Girl banding? Ano? Ang init! Ang warm! Parigo! Matutulog na tayo, guys! Mga anak, tulog na! So, yun nga po mga kabadis, no? Oras na po ng tulog. Pakatami yung oras ko, anong oras na? Oh, anong oras na? 8:14. Eh, pakita mo yung mga aso. Bayan po sila kakulit. Maga po kami natutulog. Sabi ko din. Tapos, ayaw pa nila magpatulog.
Wala na akong matulugan eh. Gumagis ang point, nasasahig na ako. So, may bagsak yan. Ganyan. Ito lang talaga si Bella ang mabait. Kinik ba talaga to? Ito, isa normal niya lang po yan, si Dali, yung pag na hinihingal-hingal ng ganyan. Bango kasi. Hindi lang isang utang tenga. Hindi. Wala naman madami. Hindi, akala mo lang yun. Mamumuo yung earwax sa tenga pag hindi mo na-maintain ng paglinis nun. Tsaka? And then kapag kinatagal-tagalan, pwede magkaroon ng ear mites parasite kapag lumala ito. Ano-ano ang mga sign nun? Lakas mo! Dodong!